Isang linggo na ang bombahan ng Israel at Palestine group na Hamas. Hindi nakaligtas sa airstrike ng Israel, maging mga opisina ng ilang international media company. May unang balita si Jamie Santos. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, gumuho ang Al-Hala Tower sa Gaza City, kung nasaan ang mga opisina ng iba't ibang media company kasama ang Al Jazeera at Associated Press. Kasunod ito ng pagtama ng Israeli missiles doon, mayroon ding mga opisina ng legal firms at mga doktor at ilang residential apartments sa gusaling ito. Mabilis namang nakalikas ang mga naroon at walang nasawi. Sabi ng Israeli military spokesperson, mayroon umano doong military assets na pag-aari ng intelligence offices ng Hamas Group ng Palestine. Pero ang may-ari ng gusali, iginiit na walang ebidensya kaugnay nito. Giit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang bansa. Mula nang magsagawa ng airstrikes ang Israel noong Lunes, apat na gusali na ang kanilang pinabagsak. Hindi bababa sa 150 ang nasawi sa Gaza, kasamang 42 bata ayon sa health officials doon. May 10 namang nasawi sa Israel kasama ang 2 bata. May mga Pilipino ring naiipit sa pag-atake ng Israel at nailikas naman na sila ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa ngayon, in-country evacuation at least sa 3 apektadong area. Yung Ashkelon, Ashdod, area na pinakamalapit sa Gaza Strip na patungo sa Tel Aviv. Sa kabutihang palad, walang napapaulat na mga Pinoy casualties o nasugatan. Hindi pa raw makakapagsagawa ng repatriation. Dahil matindi pa ngayon ang mga rocket fire at may ground troops na ngang nagsagawa ng operation, stay put muna where they are. Hingi lang ng tulong sa Klolo at dadalhin sila sa safe shelter. Merong mga 2 parokya doon na identified as staging area. Tiniyak naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na may rapid rescue team nang nakadeploy doon. Sa huling tala ng DFA nitong Enero, nasa 29,473 na Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. Karamihan ay mga caregiver at household service workers. Para sa unang balita, Jamie Santos, Buong Puso para sa Pilipino.